Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been, could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. Hi guys, welcome to today's vlog. So ngayon, titry natin yung different camera. So we're using an iPhone 14 Pro for vlogging. So titesting natin kung kamusta ba yung itsura niya, yung image and yung sound. So let me guys know in the comments kung kamusta siya, kung okay ba siya or hindi. So ngayon gagamitin natin yung Yaris. Nakabilad siya sa araw, titestingin natin kung mait pa sa loob. And kung napansin nyo, may bago sa Yaris, may pinstripes care of 8 Eagles, pinilagay yan ni Joe. Itong pinstripes na to was inspired by a Japanese Yaris RS2 din sa Japan. So yun yung inspiration ni Joe dyan. So this Yaris pala guys ha, this is not mine, this is my brother's car. So nakikihiram lang tayo for today's video. So ngayon, tingnan natin kung mainit ba sa loob. Kasi ang oras ngayon is parang 1 p.m. So, ako tayo sa loob. Siyempre, may ito para less init. Pero, sa loob, yes, mainit siya, of course. Pero, hindi siya yung init na nakakapaso. So, I think yung tint natin na Nano Pro is very effective. Hindi siya ganun kahit off. Yes, mainit siya, pero sobrang layo sa mga kotseng walang tint and yung mga may tint na hindi mataas yung heat rejection. Pero yeah, mainit siya pero bearable siya yung init niya. So I think very effective yung Nano Pro tint natin. This is a clear tint by the way. Ayan o, ayan yung nakikita mo sa loob. So start na natin yung kotse, inon na natin yung aircon. Natutuwa ako kasi at least hindi nahihirapan yung aircon palamigin yung buong auto. One, kasi maliit lang syempre yung Yaris. And two, yung UVR niya kasi 97-98% din yung heat rejection. So, okay talaga siya. So, yeah. Yun, pakita ko na sa inyo yung air fresheners natin. Available pa rin yan sa website natin, Buzz Motorsport. So, ngayon pumunta tayo sa S13. Bibisit tayo natin. Makikita nyo yung tsura ng S13. So, samahan nyo ako. Let's go. Alright guys, so dito tayo ngayon sa Station 5 kung saan pinipinturahan yung S13 and also they have a car wash. So pinapa-car wash lang natin yung Yaris. Mamaya papakita ko sa inyo yung bago niyang livery. So ngayon, tingnan muna natin yung S13. Ito yung S13, pakita sa inyo. So yan, actually malapit na siya matapos. May mga minor lang na akong pinabago, like this one yung hood. May mga konting alon lang. So inayos lang nilang yan. Tapos yung rear quarter panels ko, pinabuka ko siya kasi may ilalagay tayong mas malapad na mags. So magpapalit na tayo ng mags, hindi na ito yung mags natin. So abangan nyo sa mga susunod na vlogs natin na kung ano yung bagong mags natin. Ginagawa na siya ngayon ni OSMR. Si Chris, siya yung nagpipaint ng mags ngayon. So abangan nyo kung ano yung bagong mags na yun. So yan, kaya pinabukan natin yung balakang niya. And then, yeah, almost there na. Yan, kabila rin. Tapos yung loob, medyo madumi pa. Pero nakabuo na lahat ng sa loob. Detailing na lang yan. Siguro sa G41 siya i-detail. Pero yun, yan yung itsura ng S13 ngayon. Pogi. So yeah, yun muna yung update natin. So dito yan sa Station 5, dito sa may Mandaluyong. Meron na silang car wash dito. If taga dito kayo sa Mandaluyong guys, dito ako magpa-car wash. Okay sila mag-car wash. And then meron sila mga ibang project cars din. May mga Evo 7 saka 5 ginagawa nila ngayon. So ito, bagong linis na yung Yaris. Pakita ko sa inyo yung livery niya. So yung livery niya, may maliit na butas sa gitna.
So punta doon sa harap. Tapos may ganyan siya. So yun yung itsura niya. Ganda, no? Ganda. Guys, so dito tayo ngayon sa Mega Mall kasi meron tayong premiere night ng Fast 10. So exclusive. Ha? Fast X ba? So naimbitahan kami si Joe, si Isaiah. Ano ako? Paul Walker inspired. ano ako? So naimbitahan kami for the premiere night ng Fast X. Fast X ba? Fast 10. So dito sa Mega Mall. Mamaya mga ibang car guys, may kita nyo rin, darating sila. So ngayon kakain lang kami sa Vito's Barbecue kasama ang boys. Tagal pa eh. Hey guys, so kasama ko si Monay ngayon. Last kasi na SPMF, yung nag-interview ako ng vlog. Kung hindi nyo pa napapod yung interview vlogs ko na yun about car culture, dito yung link. Pero ngayon, interview natin si Monay, si Mr. Ever Since. Kasi last time, hindi ko siya na-interview. Thumbnail picture ko. Thumbnail picture ko yung auto niya. Pero hindi ko siya na-interview. So ngayon, bawi tayo. So kasama natin ngayon si Mr. Ever Since. Ano mo muna? Ano ba? Sabihin mo sana ako ni Ever Since. Baka hindi nila alam. Jerome Monastrial. Owner of Ever Since. Start ako. Siguro nahilig sa cars way back grade school. Grade school. Dahil sa AirPods ko. Ah, mahilig sa... Mahilig siya mag-set up, ganun. Oh. Tapos naalala ko, earliest memory ko is yung habang pauwi kami, habang nagda-drive, uri niya ako, salagay niya ako sa lap ko. Kasi ko yung mag-steer. Ako yung mag-steer, then siya yung mag-gas, brake. Basta ako lang yung mag-hawak ng manabela. Tapos yun, sobrang na-enjoy ko na siya back then. Anong kotse? Naalala ko, anong kotse? Parang Revo, Toyota. Kasi ever since lahat ng kotse namin, Toyota talaga. Toyota boy. Toyota boy ka talaga. So ngayon si Mona ay naka Toyota Yaris, di ba? Next start sa Avanza and then naging Toyota BB. Then ngayon, Yaris na. Tapos yun, kaya nandito pa rin ako sa car scene is because nandito yung work ko and then yung friends ko andito para sa eksena. Yun lang, enjoy car life para sa kultura yun. Anong masasabi mo sa mga aspiring brand owners or car guys na gusto rin gumawa ng sariling brand or yun yan? Siguro yung advice ko is research muna, research. Baka may kapares kayo. tamaan ng ano. Baka may kapares. Tapos, ano pa ba? Siguro, be true to yourself. Dapat kung passion mo talaga yung kung ano yung ginagawa mo, hindi siya magiging mahirap eh. Magiging natural siya eh. Authentic. Oo. Tapos, siguro maging consistent. Consistent. Alright. So, anong mga abangan niya sa Ever Since? Upcoming release, ganyan? July. Year 7 anniversary. Yon. Then June, may malupit akong collection na ilalabas. Nice. Yun na lang muna. Okay. Alright. So, thank you, Monay. Yun. Next naman ng interview natin, itong dalawang to. Interview natin itong mga boys natin. Meron tayong mapakita yung bagong product na kakailangan i-check out nyo. And for sure, to check out nyo to kasi maganda siyang collectible. So, ito siya. Pokemon cards. Pero, hindi siya basta-basta ang Pokemon cards. So, isa siyang Pokemon cards ng kotse. Ang IG nila is Cosmic Custom Cards. So, nagko-custom sila ng mga Pokemon cards na inspired sa kotse. Kunyari, may kotse ka, send mo sa kanila yung photo ng kotse mo, tapos gagawa niya ng Pokemon card. So, yan. Tapos, ito yung sticker nila. Actually, ako, meron din akong ganito.
Yung S13 ko, meron din. Saka yung Crisida, meron. Sila Alex Banawi Boy, meron din ito. So, dapat magkaroon din kayo ng ganito. Maganda siyang collectible para sa kotse nyo. Tapos may sticker pa ng Silvio. Saka hologram siya. Nakikita nyo. So, follow nyo sila. Cosmic Custom Cards sa Instagram. Itong kotse ito ay kay Rafi Rabe, the Green Goblin. Alright, so, dito na kami ngayon sa premiere night ng Fasten. Kasama si Monay, si Real Ryan. You know. Hi ka naman sa mga fans mo. Hi, fans. Si Hector, inaantay ko eh. Oh, actually, si Hector, yung pinsan Hector nandito. Nandito. Oo, nandito. Mamaya. Makikita nyo, kaya nabangan daw, yun. Kaya nga daw, ano eh, yung sinasabi nila, yung next na Fast and the Furious sa na Pilipinas movie. Gagawin. Well, pinipitch na Philippines gagawin, tapos starring pinsan ni Hector. So, abangan nyo yun. Abangan nyo yun. abangan nyo. Promise. Okay, so, ito na si Hector. So, ikaw yung special guest na pumunta sa Pilipinas. Pinsan ni Hector. Pinsan ni Hector. Pumunta sa Pilipinas, special guest. Okay, maingay dyan. May na kayo dyan. Screw you, Oh, alam mo ba yung special guest ng Fast and the Furious? Hey! Sino? Hey! Uy! Mr. Bonsai! Stop. 5-6 Mafia in the house! Sabihin mo, anong special sa F10? Sabihin mo, anong special sa F10? Special dito, ayun! Special dito, sa mga special guest yan ng Pilipina sa Pilipinas. Pinsan ni Hector. Pinsan, kaya pag tumawag si Hector, may pinsan ako sa Pinas eh. Pinsan sa Pinas. Ay, magkag ka pa ngayon. So, natapos na namin yung movie. Wow! Amazing! Best movie ever! Manood kayo! Kuya Pao! Ba't hindi ka lumabas? Wala ka dun? Next town. Next, part 2! So, tapos na yung movie. Tapos na. Ano masabi mo sa movie? Bawal eh. Ang JDM. Sila Kev, Oric, Ryan. Ay. Hindi lumabas si Pao Mix. Ha? Nandiyan na? Hindi lumabas dun. Hindi, yung sa ano, kasi daw, di ba, yung sa GT3, di ba? Yung natodos doon, di daw kasi pwede mamatay yung legend. Hindi pwede. Part 2 pa. Oo, sa 11. Alright guys, so dito na natapos yung vlog natin. Super enjoy na nanot nung Fasten kasama mga family. Ano din yun, Fast 10 is out now. For sure, paglabas ng vlog na to, showing na yung Fast 10 sa mga cinemas near you. So, yeah, maraming salamat kay Kev sa SPMF and sa Universal Pictures Philippines for inviting us. And yeah, always sa tanadaan, family. Puro family kasi talaga na yung sinasabi dun sa Fast 10 na movie. Pero yeah, I hit y'all the thing down to the flow. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always going up, that's why they call me New North. But you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these horses say. Just get my good side, make sure that shit 4K, yeah. Baby, I've been serving L's like the weed.